Hello guys, good day. Bali sa vlog ko ngayon guys, meron nagdala sa akin ng laptop. So, papakita ko sa inyo ano yung issue niya. So, open muna natin. Nag-power on na tayo. Ayan guys, oh. Ayan guys yung issue niya. Ang nakasulat is, boot device not found. Please install operating system. So guys, kapag naka-encounter kayo guys ng ganitong issue, so isa lang ibig sabihin yan, hindi ma-detect niya yung OS mo. OS mo or hard drive. Okay. So yung hard drive, doon naka-install guys yung yung operating system mo, Windows 7 o Windows 10. Doon sa hard drive yan. So hindi na de-detect ni computer yung hard drive mo. So before that guys, May mga error lang din nangyayari sa system configuration. At syempre hindi naman agad hard drive agad ang sira. Kailangan need muna natin i-check pag naka-encounter kayo niyan. So ang first step na pwede niyo gawin is restart niyo 'yung ano, punta tayo ng BIOS. So i-fix ko lang 'tong video natin, wait lang. So ayan, naka-fix na. Restart natin guys ah. Punta press nyo lang F2 or delete. Ayan guys. So, hindi pa tayong ano. Iba yung ano nya, BIOS. F10. Try natin F10. Ayun. Kadalasan guys, kasi sa HP ng mga laptop, yung BIOS nya is F10. Press nyo lang F10. At pupunta na kayo sa BIOS. So, punta muna tayo sa boot. Ito yung boot option. Tingnan natin. UEFI legacy support disable secure boot. Try natin guys, i-enable muna. Try natin i-fix yung issue. Save natin. Try natin kung maayos natin. Operating changing mode. Siyempre kapag nag-change kayo guys ng mode, hindi nyong sundan ito guys. Hindi, ang ano dito is 64. Pipindutin lang itong number dito kung ano yung nandito guys to complete the change. Okay, 6418 plus enter. Try natin kung mag-work. Oy, okay. So nag-work guys. Okay. So naayos natin agad. Bali kakadala lang sa akin ito guys. Kahapon pa to, ngayon ko nang tinesting. Ang issue nga ay ganun. Na hindi nagtutuloy doon sa operating system. So nakita nyo guys, no? Pumasok na. Wala pang almost ano, no? 5 minutes. Ito sa recording natin, almost ano pa lang 3 minutes mahigit. Eh, tingnan na lang natin guys. Tuloy-tuloy lang natin yung video. O ano yung hanggang saan siya. Kung papasok ba ng tuluyan guys sa ano, operating system. Siguro naman guys no, napanood nyo kung paano ko ginawa. Kapag naka-encounter kayo guys ng ganyan. Anong ginawa kong strategy. Kasi kadalasan lang kasi guys, pag ganung issue is system error. Meron lang na pindot yung user, yung may-ari ng laptop. Kaya na ganun. Or, sira na ang hard drive kaya hindi na de-detect yung operating system. Case to case situation kasi guys eh. In our case naman guys, so tingnan natin kung papasok siya ng tuluyan sa operating system. Medyo mabagal ah. Para Windows 8 yata ito. Computer may-ari. Laksan natin yung bright. Ah, hindi. Windows 10. Windows 10.
So guys, standby lang tayo. Wait lang natin hanggang doon sa ano. Sa mismong ano. Oh, yun guys. So pumasok na tayo sa mismong ano. Operating system. So para makasiguro tayo niyan guys, sis. Try muna natin i-ano siya. I-shutdown, tapos on ulit natin. Para sigurado tayong nag-work. So shutdown lang natin. Wait lang. So bali na matay na siya guys. Wait lang natin mawala yung ilaw. Kailangan wala na siyang ilaw. Pag wala na ilaw, totally shutdown na siya. Tapos i-on ulit natin. Kung tuloy-tuloy na siya papasok. Oh, so ito guys ha. On na natin, wala na ilaw. Para on na rin. Tingnan natin kung babalik pa ba sa ano niya. So bali guys na nagtuloy-tuloy na. Bali hindi na nagloko. Okay na, so fix na natin yung issue. No? Pera na. Ayan guys, so ayun lang guys, no? Sana may natutunan kayo sa maikling video natin. So para matuto pa kayo ng maraming computer techniques, please subscribe to my YouTube channel. So ayos na ang ating computer. This is Just Enzo, thanks and bye bye.